bakit issue ngayon na puro Tagadabaw ang na-appoint? Ano pong masama doon kung sila ang pinagkakatiwalaan ng Pangulo? Ano tingin nyo sa Pangulo? Hindi marunong kumilatis? Personal choice niya po yan. Hindi porket abogado niya, itao ko na. Abogado niya po yan noon pa. Huwag kayong magmalinis. Sa mga opisina ninyo, wala pa kayong katrabaho na kamag-anak, ka-fraternity, ka-probinsya o kaibigan. Sabi ko nga, doon lang po sana tayo sa totoo. I noticed that nobody seemed to complain about my proximity to the president. When you would have me say something to him or ask him to do something for you. Tawagan mo ko. Ating mo kay Pangulo. Noon pa. Walang reklamo. Walang reklamo kapag ginagamit niyo akong tulay sa ating Pangulo. Pag hindi pabor sa inyo, pero kapag disadvantage sa inyo, at ngayong malapit ng eleksyon, bakit pupunahin ninyo? May nagsasabi dyan, nagpapaka-EA daw ako. Hindi ko po kinahihiya yan. 1998 pa po ako nagtatrabaho sa kanya. Naging senador na po ako ngayon. Papasalamat po ako kahit na isa lang po akong munting EA po. Sa mga EA po, huwag kayo mawala ng pag-asa. Baka kayo rin po maging senador pagdating ng panahon. Isa lang po ang tutunan ko. Sana po ay matutunan ninyo. Mahalin niyo po ang inyong kapwa Pilipino. Malay niyo, kayo rin po maging senador. Hindi ko po kinahiya yan. At lalong hindi po ako nahihiya na umalalay sa Pangulo hanggang ngayon dahil isa lang po ang layunin namin, magserbisyo po sa aming kapwa Pilipino. Yung relasyon namin at tiwala namin sa isa't isa, nasa sa amin na yon. Pero tanggap ng taong bayan yon dahil hindi ko naman yan itinatago sa kanila. At nung naihalal akong senador, hindi ko na po kinahiya na ako isang simpleng empleyado lang po noon na binigyan po ng Panginoon ng pagkakataon na makapagserbisyo sa kapwa Pilipino. Hindi ko po sasayangin yan. Gayunpaman, kailanman ay hindi ko ginagamit ito sa pansarili kong interes. Palagi kong inuuna ang interes po ng bayan at interes po ng kapwa ko Pilipino. Sabi ko nga, sana po patas ang pagtingin natin parati. Dahil ako naman po ay naging patas sa inyo lahat. Anumang partido, anumang estado ninyo sa buhay, at basta makakabuti po sa kapwa ay sinusuportahan ko. Passion ko po ang magserbisyo. Bisyo ko po ang magserbisyo. To the point na naituturing na bisyo ko na ito abang buhay po. Wala kang pakialam kung tumutulong ako sa Pangulo to overcome this crisis po. Huwag natin haluan ang politika. Baka wala na tayong politika pag-uusapan kung hindi natin malampasan ito. Higit sa lahat, kahit na malapit ako kay Pangulong Duterte, walang conflict sa trabaho ko yan. In fact, I have a perfect attendance in the second regular session. 69 out of 69. I want the public to know that I value the opportunity and privilege that they have given to me here. Gayunpaman, umiikot pa rin ako kahit sang sulok ng bansa dahil yan po ang pinangako ko sa Pilipino. Noong nga pagkatapos ng proklamasyon, ng senatorial proklamasyon, may nagyaya po sa akin na kumain sa isang hotel pagkatapos ng proklamasyon natin dyan. Pero po, mas pinili kong pumunta sa mga nasunugan sa Caloocan dahil nangako po ako sa kanila na babalikan ko po sila. Doon po ako nakipag-boodle fight. Sabi ko nga, I will not limit myself to work within these polls. Binoto ako ng tao para katawanin sila. Paano ko malalaman kung ano po ang kailangan at hinaing nila kung nandito lang po ako nakaupo? Hindi ko ugali at hindi ko matiis na nakaupo lang po sa malamig na opisina. Parelax-relax lang, nagpapalamig, nag-aantay ng kung sino ang pwede imbestigahan. Apalaki ng tiyan, mas gusto ko pong lumapit sa tao dahil sila po ang siniservisyuhan ko. Ganito po kami noon pa sa Davao. Siguro po, ganito po magserbisyo ang tinatawag nilang mga probinsyano. Sabi ng iba, hindi daw legislation ang inaatupag ko at pang-executive daw. Pero bukod sa legislation,
parte rin naman po ng tungkulin ang representation at constituency services. Oo, legislators tayo. Pero higit sa lahat, public servants po tayo. Ito ang nakasanayan ko. Dito po ako namulat. Pagtulong po sa mga mahirap at pagserbisyo po sa kapwa ako Pilipino. Mr. President, sa mga nag-aakusa sa akin, ulitin ko, hindi porket kakilala at katrabaho ko ay idadamay na ninyo ako sa panghuhusga ninyo. Huwag ninyo ako ipilit, ipasok sa gusto ninyong narrative. Sabi ko nga, doon lang tayo sa totoo. Moreover, we should not just respect a co-equal branch only when it is beneficial to us. Why question the appointing authority when his right to do so was given to him by the Constitution? If you have reservations on the qualifications of people in the government, question it before the proper courts. And if you want to change the qualifications, pass a law to favor what you want. Kahit anong administrasyon yan, reality is that appointments are not only based on merit but also trust. Whether it's in the capacity of the person or his character, bakit issue ngayon na puro taga-Davao ang na-appoint? Ano pong masama doon kung sila ang pinagkakatiwalaan ng Pangulo? Ano tingin niyo sa Pangulo? Hindi marunong kumilatis? Personal choice niya po yan. Hindi porket abogado niya, itao ko na. Abogado niya po yan noon pa. Huwag kayong magmalinis sa mga opisina ninyo. Wala ba kayong katrabaho na kamag-anak, ka-fraternity, ka-probinsya o kaibigan? Sabi ko nga, doon lang po sana tayo sa totoo. Maging patas po tayo. Alam niyo po, ano po ang punto ninyo kung kakilala ko si Lau? Ano po ang pakialam ko sa kanya? Ako na nga nagsabi na ipakulong niyo na po kung may kasalanan. Wala kaming pinoproteksyonan dito. Diretsahan na po tayo. Meron tayong ombudsman, kasuhan, may sandigan bayan. Ikulong po ang may kasalanan. Nabanggit na rin po kanina, napaka-unfair naman po sa mga ilang abogado na mula sa Davao. May sarili pong career na nag-aral, pinaghirapan po nila. If qualified naman po sila, hindi naman po bulag ang Pangulo. Sila po ay mismong pinipili ni Pangulong Duterte being the appointing authority. Nagkataon lang po na ako ang naging tulay kay Pangulong Duterte. Iilan dyan sa inyo mismo. Ilang beses niyo po ako tinawagan. Ikaw po mismo. Meron kang ni-recommend noon. Tinawag mo sa akin. Nakarating kay Pangulo. Na-appoint ni Pangulo. Meron bang nag-question? E kung qualified naman po yung tao, ina-appoint po ng Pangulo. Ito sasabihin mo na dumadaan sa akin. Ikaw mismo. Tumatawag at nagre-recommenda. Kang magmalinis. It is the president's prerogative who to appoint in his office and in his administration. Kung gusto mong makialam sa mga appointments, maging pangulo ka po. Kung may kasalanan si Lau, walang pumipigil sa inyo na kasuhan at ikulong. Wala akong pakialam kay Lau. Kung kine-question nyo bakit siya na-appoint, tanungin nyo po ang Pangulo. Siya naman po ang appointing authority.